ang simbahan ng Taguig. Ito ay tinatag ng mga paring Agustino sa patnubay ng patron ng Santa Ana. Ito ang unang simbahang bato na ipinatayo ng unang cura paroko na si Padre Diego Alvarez noong 1857 at nasira ng lindol noong 1945. Muli itong ipinatayo ni Padre Andres Diaz noong 1848 at muli itong nasira ng lindol noong 1882. Pinatayong muli yari sa bato ni Padre Guillermo Diaz noong 1886 hanggang 1896. Historical facts tungkol sa simbahan na ito? Katulad ng ibang simbahan sa Pilipinas, ang simbahan namin ay itinayo ng mga misyonaryong Katoliko. Nang 1987, ang sabi sa kasaysayan, April 4, ang mga Agustinian missionaries ay pumunta sa lawa ng Laguna at dumaong dito sa Santa Ana. At doon nagsimula ang pagtatalim ng pananampalatayang Katoliko. Ano ang nalalangin sa simbahan na ito? Alamin natin. Meron kami tinatawag na Banak Festival, ano? Yung Banak Festival, ang banak kasi isang uri ng isla na kung saan ayon sa kasaysayan ay dumating ang panahon, 1 ng July, walang huling isla ang Laguna de Bay. Kasi di ba kadikit kami ng Laguna de Bay? So, walang mahuling isda. So, nagdadasal yung mga tao sa simbahan na sana magkaroon ng isda, mga ganyan. So, bigla ng buwan ng July, sa di inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng pagkarami-raming isda na halos umaapaw. No? Ang mga isdang ito ay banak. Kaya mula noon, itong isdang banak na to ay naidikit sa aming simbahan. Ano ang naging parte ng simbahang ito noong ikalawang digmaang pandaigdig? Nang participation ng World War II, marami ditong veterans. In fact, meron ditong kasaysayan na kung saan ang mga veterans ng mga Pilipino ay dinala sa harapan ng simbahan, pinapila at pinaling squad ng mga. So kaya nga dito, ang isang contribution in totality, no? Dito nang galing ang isang bayani, si Ricardo Papa. He's a veteran during the Second World War. Dito ay nagkaroon ng tunnel, usap-usapan yun. Nagkaroon ng tunnel sa ilalim ng simbahan na kung saan ay itinago daw yung mga kayamanan ng mga Hapon. Dahil naging isang lugar dito na garrison ng Hapon ng panahon ng Second World War. Ayon sa mga usap-usapan, at nakita ko naman yun nang bata ako, na nilagyan ng pinaikutan itong simbahan para hindi makapasok ang mga tao. Tapos nagkaroon ng excavation. Hanggang ngayon makikita niyo yung excavation. At ayon sa usap-usapan, ako nga yung malaki. Kaya hindi natin alam yun, no? Kung talagang may nakuha o wala. Pero yung nagkaroon ng excavation sa paghahanap ng mga naitagong kayamanan ng mga Hapon ay totoo yun. Yun ay ng panahong Marcos. Ano-ano ang mga historical facts tungkol sa simbahang ito? Ang isa sa masugid na bunga ng Saint Anne Parish namin para sa mga kabataan ay yung gumanap ng Misa yun. Taga active member ng simbahan namin, ng chatro namin, ng Legion of Mary namin, si Ma'am Dionisio. Siya ang gumalap na Kim ng 1993. So, isang bunga yan ng simbahan. Para naman sa mga matatanda, ang isa sa masugid na deboto ng mahal na poong Ana ay si Ruben Tagalog, yung kinikilalang hari ng Kondiman.
pati yung ano, yung puno, yung aming akasya, no, ay naging bahagi ng kasaysayan ng mga mananampalataya sa amin. Sapagkat yung akasya niyan ay 400 years old na ang aming akasya. Kaya naging buhay siyang saksi sa pamamahayag ng salita ng Diyos, pagpapalagaw ng pananampalataya, at sa lahat ng pinagdaanan ng simbahan namin, mula sa bagyo, mula sa Second World War, at mula sa pagtatagumpay, ang aming Acacia Tree ay naging bahagi for 400 years na paglalakbay ng simbahan. At kaya naman, itong Acacia Tree na ito ay meron siyang National Heritage, considered as National Heritage.